NBA Talks muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala akong mamintes ng mga videos natin. Sa wakas ay nagkaroon na ng USAD ang kaso ni Ben Simmons. Si Damian Lillard kasi ay nagiging frustrated na sa kampo ng Portland Trail Blazers. Tsaka kahit di naman tayong mga fans, nitong offseason wala man lang kinuha na mga bigating players para matulungan si Damian Lillard. Siyempre, mawawalan talaga ng amor yan. Nakasalalay kasi sa usaping ito yung future ni Dame time sa Portland. Pero mapapanatili nila ito sa team kapag nakuha si Ben Simmons. Kasi kahit si Lillard ay gusto niyang maka-team up si Ben Simmons, multiple sources na ang nagsabi mismo sa The Athletic. Nakapag-discuss na rin sila ng framework kung paano ito mangyayari. It would be Ben Simmons to Portland. Tapos ang matatanggap ng 76ers ay si CJ McCollum, first round pick at isang young player. Ngayong season ay patuloy ang struggle ng Trail Blazers. Malakas nila kapag home court pero sobrang hina naman kapag road games. Kaya below 500 sila with 11-14 record, 10th in the standings sa West. Kaso kilala natin ang GM ng 76ers na si Daryl Morey na para matrade si Ben Simmons, si Damian Lillard mismo ang gusto niyang kunin. At this point kasi, papanindigan ni Dame yung kanyang loyalty at pagmamahal sa Rip City. Na-frustrate lang siya pero it doesn't mean na aalis na lang bigla. He just needs some help. Please naman, Sir Daryl, maging okay na sa iyong framework na ito. Huwag ka nang umasa na sa inyo mapupunta si Damian Lillard kesa mawala si Ben Simmons nang walang kapalit. Aayaw ka pa ba, CJ McCollum? Meron kang first round pick, tapos merong young player. Eh, ang mawawala sa inyo ay player na ayaw na rin maglaro para sa team mo. Gina, please. Kahit mismo si Ben Simmons ay nilike ang isang post tungkol dito. No choice na yung 76ers eh. Di na maglalaro si Ben Simmons sa inyo, kaya itrade nyo na. Tsaka, ang ganda ng framework dito sa Portland. Huwag nyo nang taasan ang asking price para sa player na ayaw na maglaro sa team nyo. Perhaps, this will benefit both teams. Ang problema kasi ngayon, hindi lang si CJ ang bumaba yung trade value. Pati na rin si Nurkic at Covington. Though sana mangyari dahil magiging malaking development ito sa Portland. Although Simmons is not Draymond Green and Lillard is not Curry. Pero makikita natin yung resemblance if ever. Lillard should learn how to move without the ball. Tapos i-develop pa nilang dalawa yung chemistry para maging successful yung mga playmaking ni Simmons. Sa defensive side, sobrang laking angat nito sa Portland. From rank 30 ngayong season is baka maging middle rank sila. Kayo ba, anong tingin nyo sa idea na gusto ni Damian Lillard? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.